at dito nabuo ang konsepto ng National Cold Chain Program. Ang cold chain ay tumutukoy sa tuloy-tuloy na handling operation ng high-value crops mula sa sakahan papunta sa pamilihan. Ito ay proseso ng pagpapanatili ng tamang temperatura ng perishable crops upang mapanatili ang kalidad at mapatagal ang shelf life ng mga produkto. Napapababa ng cold chain process ang post-harvest losses at napapahaba rin ang freshness ng high-value crops. Nakatutulong ito upang matugunan ng mga magsasaka ang demand ng mga pamilihan para sa year-round supply ng fresh quality fruits at vegetables. Sa mga farmers natin, actually sila ang direct na beneficiaries dito. Ano? That was really the concept of this. Para unang-una, maragdagan yung value ng kanilang crops. Ano? Yung from a raw material, from the farm, of course, it has to go to some process, minimal processing, and then pupunta ng marirefrigerate yan. Tapos pupunta sa high-end market. Iba kasi yung presyo ng high-end market compared to the traditional wet market. If you compare the price ng Divisoria sa KSM, malayong mataas yung SEM. So it means that whatever value added to that would greatly benefit our farmers. Ang mga sumusunod ang bumubuo sa cold chain facilities na matatagpuan sa Wangal, La Trinidad, Benguet. Sa packing house, isinasagawa ang trimming, cleaning, sorting at grading ng mga farm produce. Sa pre-cooler, pinalalamig ang mga bagong aning pananim. Agaran itong isinasagawa upang mapanatili ang freshness ng mga produkto. Ang cold storage ang pansamantalang pinagtataguan ng perishable crops upang mapahaba ang buhay ng mga ito.